Unang gabi sa kulungan ni Senador Bong Revilla na naharap sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam case. Pero lilitisin pa siya at marami pang pwedeng mangyari dahil humihiling din siya na makapagpiyansa. Para naman sa kanyang pamilya, delikado sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng kanyang selda. I-Bandila mo, Ron Gagalak. Wala nang magawa ang pamilya Revilla kundi bigyan na lamang ng supply na tubig at pagkain ang kanilang padre de pamilya na ngayon nakakulong na. Pero ang nagpapanerbiyos sa kanila ay nang umatake ang migraine ng senador kanina dahil sa sobrang init sa loob ng selda. Tumataas ang BP niya pag minamigraine siya. Yun ang problema, so we have to control that. At yun ang pinakiusap ko sa kanila. If that happens, pwedeng mag-gos ng aneurysm. Pwedeng pumutok kasi ang ugat niya. Hihiling ang pamilya sa korte na mailipat si Senator Bong o di kaya'y mabisita ng kanyang mga doktor sa selda. Ngayon lang araw maluwag ang PNP sa kanila, pero simula bukas, kailangang sumunod na sa visiting hours tuwing Webes at Linggo lamang mula alas 9 hanggang alas 3 lang ng hapon. Ayon sa kongresista, humiling lang ulit ng pagkain ng senador bago sila maghiwalay kanina. Yung favorite niya, kare-kare, ganyan, sinampalukang manok, pagdalaw ulit sa Linggo. Pero ang pinaka-apektado umano ay ang mga anak ng senador. Masakit makita ang iyong ama na nakakulong. Pero expected na rin po namin to eh. But hoping naman po na magiging patas naman po ang labanan. At alam naman po namin na hindi kami iiwan ng Diyos. Bago ikinulong si Senator Bong, sumailalim muna siya sa booking sa multi-purpose hall ng Campo Crame. Isinalang si Revilla sa medical at physical exam, kinuhanan ng fingerprint at ng mugshot. Matapos ang halos 2 oras, ipinasok na siya sa Custodial Center. Itinakda ang arraignment sa June 26 kung kailan didinggin din ang motion ni Revilla para makapagpiyansa kahit pa non-bailable ang kasong plunder. Pwede ka mag-file ng motion to be granted bail, but that is subject to the discretion of the court. Mas tahimik naman ang naging pagsuko ni Attorney Richard Cambe na dating staff ni Revilla, pero hindi anya nangangahulugan na pag-amin ang kanyang pagsuko. Ngayong gabi, pinroseso rin ng CIDG ang pagsuko ni Cambe at ipinasok na rin siya sa detention center ng PNP. Ron Gagalak, ABS-CBN News.